Hello mga plantitos mga plantitas. Welcome to my channel, ang gurong plantito mo. At kung bago ko pa lang sa aking channel, please hit the subscribe button and hit the notification bell para laging update sa aking mga videos. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtanim ng ampalaya at ibigay ko rin ang complete guide sa pagtatanim ng ampalaya part 1. So tara, samahan nyo ako. So, ayan po, after 2 months, meron na akong first harvest ng aking tanim na ampalaya. So, ayan po yung unang harvest natin. Then, papasadahan po natin yung proseso ko ng pagtatanim ng ampalaya. Sa land preparation po, hinati ko sa dalawa yung plot. Then, naglagay ako ng basal fertilizer na ammonium phosphate, triple 14 at urea. Naglagay din po ako ng carbonized rice hull, then dried chicken manure at vermicast. So yung mga indigay po nating soil amendments ay nagpapabuwagag po yun sa ating lupa. The more po na buwagag yung lupa, the more na meron siyang ugat, mas maraming ugat, mas maganda ang mga dahon at ang bunga. Ang ginamit ko naman pong variety ng ampalaya ay Mistis F1 kasi ito po ay matibay sa namamarako. And kapag magtatanim po tayo ng ampalaya, gumamit tayo ng mga certified seeds para po hindi siya agad magka. Sakit kasi prone po sa sakit itong ating ampalaya. Madali siyang dabuan ng mga sakit. So pagpapatubo naman po ng buto, binababad ko siya ng 24 oras sa maligam-gam na tubig. Then, yung dulo po niya ay ninilkatal ko po siya para mas madali siyang tumubo. So, iwasan lang po natin siyang mabiyak kasi po mabubulok siya. Pagkatapos po natin yung magnilkatal, ibabalot natin siya sa basang tela para po mas madaling tumubo. So, ayan po, after 2 days, tada! Surprise! Meron na po siyang lumabas na ugat at pwede na po siyang itanim. So, after 1 week po buhat nung pagtanim ko, ayan po, buhay na yung ating mga itinanim na ampalaya. So, mas maganda po yung idinidirekta natin siyang itinatanim para po hindi na po siya magkaroon pa ng transplant shock o stress kapag nag-transplant pa tayo. Direktang pagtatanim po, obserbahan po natin yung ating garden kung marami po siyang langgam. Kung marami po yung langgam, maglagay tayo ng tinunaw na puradan. Kung magpapatubo naman po tayo sa seedling bag o sa seedling tray, dapat 12 to 14 days po, maitransplant na po natin siya sa ating garden o sa ating plot. After 2 weeks po, nagpagawa na ako ng trellis ng aking ampalaya. Dahil nagsisimula na siyang tumangkad. Ang ginamit ko pong tansi ay number 140. After 1 month po, ayan po, mataas na yung aking mga ampalay at umaabot na po siya dun sa aking trellis, dun sa may tansi. Nagtanggal din po ako ng mga dahon dun sa bottom part niya para po hindi, pag naglalagay ako ng abono, hindi po sila matatamaan at hindi matususunog yung dahon. Kaya nagtanggal na lang po ako ng dahon. Pumunta naman po tayo sa pagtatastas o pruning. So ito yung pag-pruning po, magtatanggal po tayo ng mga side shoots. So ako po ang ginagawa ko, simula po sa pinakababang dahon hanggang sa 14 na side shoots, tinatanggal ko po yan. Para po hindi masyadong magulo at para po mas maganda yung airflow. Kasi po pag yung hindi maganda yung airflow, pwede po magkasakit yung ating mga dahon. Doon po magsisimula yung infection o yung sakit ng ating mga tanim na ampalaya. Pumunta naman po tayo sa pagtatanggal ng unang bunga. So isa po ito sa pinaka-importanteng gagawin natin sa pagtatanim ng ampalaya, pagtatanggal ng unang bunga. So, bakit po kailangan natin magtanggal ng unang bunga? So, ang una pong dahilan, kapag hindi tayo nagtanggal ng unang bunga, madali pong mamatay yung ating ampalaya at
maliliit ang kanyang mga bunga. So ito, magtatanggal na ba ako ng mga unang bunga, then yung hindi ko pala tatanggalan ng unang bunga, naglalagay ako ng mga markings na straw. Para po alam ko kung alin yung natanggalan ko na at alin yung hindi ko pala tatanggalan ng unang bunga. Pwede nyo rin po yung gawin sa inyong mga tanim na ampalaya. And by nature po, kapag ang isang halaman mo nakapropagate o nakaproduce na siya ng butong, pwede na siyang mabuhay ulit galing doon, hindi na po siya gagawa ulit ng mga bunga na magpuproduce ng mga buto. Kaya po, huwag natin hayaan na mahinugan po yung ating mga tanim na ampalaya ng kanilang mga bunga. Pumunta naman po tayo sa fruit fly management. So isa po ang fruit fly sa mortal na kaaway ng mga katulad natin nagtatanim ng ampalaya. So ang gagawin po natin, kumuha tayo ng pit bottle, maglagay tayo ng tubig, then dun po tayo mag-spray ng super net. So ayan po, tingnan nyo. Ilang minuto pa lang po simula nung pag-spray ko, meron na pong mga nakadikit na fruit fly. So isa po ito sa pagmamanage ng mga fruit fly na hindi po matusok yung ating mga bunga at hindi siya mahinog ng wala pa sa oras. At so maganda po yung ating mga puproduce na bunga ng ampalaya. Ako po, naglagay lang ako ng apat na pit bottle na inispayan ko ng super net sa apat na kanto ng aking pinagtataniman ng ampalaya. Every 15 days to 1 month po, maglagay tayo ng panibagong super net and spray natin sa pit bottle. Pero po kung hindi pa tapos ang 15 araw na puno na po yung ating unang inilagay na pit bottle, magpalit na po tayo ng panibagong pit bottle para po hindi mapasok yung ating pinagtataniman ng ampalaya at hindi matusok ng mga fruit fly na masasayang po yung ating mga bunga ng ampalaya. So, ayan po, after 45 days, may mga malalaki na tayong bunga ng ampalaya. Sa pag-control naman po ng mga fungus, ang ginamit ko ay detain. Kung wala ba kayong detain, pwede kayong gumamit ng fungo-free. Pwede rin po yun. Ang kagandahan lang po sa detain kasi siya ay broad spectrum protectant fungicide. Ang ginamit ko naman pong abon ay calcium nitrate at triple 16. So ang calcium nitrate po ay pampalaki ng bunga, pampalakas ng kapit ng bulaklak at ng bunga. At ito rin po ay nakakapagpabulas o nakakapagpabilis ng paglaki at nagbibigay ng protection sa ating ampalaya. Then, ang 3416 naman po, design talaga siya para sa mga gulay. Ipo ang 3414 ay design siya para sa mais talaga yan. Pero kung wala po tayong choice, pwede naman pong gamitin ang 3414. Mahirap lang pong kasing tunawin ang 3414. Ang kagandahan po ng calcium nitrate at 3416 ay madali siyang matunaw sa tubig kapag drenching method ang ating gagamitin. For every 16 liters po ng tubig, magtunaw tayo ng abono na isang puno sa lata ng sardinas. In my case po, so isang latang puno ng calcium nitrate at isang puno din sa lata ng sardinas na 3416 ang tinutunaw ko sa 16 liters na tubig. 2 weeks po pagkatapos nating magtanim, pwede na po tayo maglagay ng abono. So pagdidilig po ng tinunaw na abono, kung 2 weeks pa lang po, kalahating puno lang ng tinunaw na abono, kalahating puno lang sa lata ng sardinas. Kapag po namumulaklak na at meron ng bunga, isang puno na po sa lata ng sardinas ang ididilig natin. So, ayan po, after 2 months, meron na pong mga pwede nang i-harvest. May mga malalaki na akong na-produce na bunga. So, by the way po, bago ko makalimutan, ang ginagamit yung insecticide ay
simbus, malatayon at saben powder. So pinagsasalit-salit ko lang po yung application niya. So ayan na po yung aking first harvest. So ayan guys, ready na po yan for second harvest. So maya-maya po pagkatapos ko mag-video, i-harvest ko na po yan kasi may mga orders na pong naghihintay. Naka-reserve na po yung iba. So, ayan na po lahat yung na-harvest namin ngayong araw. So, all in all po ang na-harvest namin ngayon ay 12 kilos. Not bad for 19 na puno o 19 na puno. So, that's all po for this video. So, abangan nyo po yung mga susunod na part. So, please like, subscribe, and share. Salamat po!